sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Naway gabayan niyo po kami sa aming talakayan ngayon. Naway bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa upang makuha po namin ang tinuturo ng aming guro. Gabayan niyo po rin ang aming guro na siyang magtuturo sa amin. Amen. Magandang araw sa lahat. Magandang araw rin po. Bago mo po ay pakipulot muna ng mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa klase ngayon? Wala pong lumiban ngayon. Kung ganun ay palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon ay magbabalik-aral tayo. Tatalakayin natin or babalikan natin ang ating tinalakay noong nakaraan nating pagkikita. Kung ganun, ano ang ating tinalakay noong nakaraan nating pagkikita? Ito ay tungkol sa wika. Tama. Ang ating tinalakay noong nakaraan ay tungkol sa wika. Ngayon ay kung may natutunan kayo, tatanungin ko kayo, ano ang wika? Yes, Chisa. Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit araw-araw. Tama! Ang wika ay ginagamit natin sa pakikipagtalastasan sa araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakakapag-connecta at nakakapag-usap sa ating kapwa-tao. Ito din ang dahilan kung bakit nagbubuklod ang ating bansa, ang mga mamamayan. Ang wika ang dahilan kung bakit tayo nagkakaunawaan. Ngayon ay itatanong ko naman sa inyo kung ano ang kahalagahan ng wika. Yes, Shane. Dapat pahalagahan ang wika dahil ito ang siyang simbolong salita ng mga kaisipan at saloobin. Magaling. Ang kahalagahan ng wika ay dito natin na ipapahayag kung ano ang ating damdamin, kung ano ang nais natin sabihin. Dito natin na ipapakita ang tunay nating nararamdaman, ang mga nais nating sabihin sa ibang tao. Ito ang kahalagahan ng wika. Wala namang katanungan sa ating nakaraang talakayan tungkol sa wika? Wala na po. Kung ganoon ay dadako na tayo sa ating susunod na tatalakayin. Ngayon ay sabay-sabay nasabihin ang ating layunin. Sa pamamagitan ng pagtatalakay sa antas ng wika, ang mga sumusunod ay inaasahan sa mga mag-aaral. A. Nailalahad ang antas ng wika. B. Nagagamit ang mga salita ng antas ng wika sa pangungusap. C. Nababatid ang kahalagahan ng antas ng wika. Ito ang mga layunin natin sa ating tatalakayin ngayon. At bago ang lahat ay magkakaroon tayo ng pagganyak. Ihanda ang inyong mga sarili. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagganyak bago natin simulan ang ating tatalakayin arawin ngayon. May inihanda ako ditong tongue twister. Ito ay sabay-sabay niyong bigkasin. Naiintindihan? Opo. Sabay-sabay na bigkasin. Minika ni Connie Monica ang makina ng Minika ni Monica. Ulitin kasi may nagkamali. Minika ni Connie Monica ang makina ng Minika ni Monica. Pakiulit. Minika ni Connie Monica ang makina ng Minika ni Monica. Pangalawa. Pakibilisan. Ang relo ni Riloy ay Rolex. Ulitin. Ang relo ni Riloy ay Rolex. Palakpakan ang mga sarili. Ngayon ay pupunta na tayo sa ating talakayan. Ang ating pamagat or ang paksa ng ating natatalakay natin ngayon ay tungkol sa antas ng wika. Ano nga ba ang antas ng wika? Sino ang makakapagbasa nito? Ang wika ay mahalaga sa lipunan ng ating kinagalawan.
Ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Salamat, Laika. Tama, di ba natalakay na natin kung ano ang kahalagahan at kung ano ang wika? Ito ay mahalaga sa ating sa lipunang ating ginagalawan dahil nga dito tayo nakakapag-connecta sa ibang tao. Dito natin. Dito ay ginagamit ang wika para sa ating pakikipagtalastasan para maka-connect tayo sa isa't isa para maintindihan natin ang bawat isa. Ngayon ay may limang uri ng antas ng wika. Ano-ano ang mga ito? Una, balbal. Pangalawa, kolokyal. Pangatlo, lalawiganin. Pangapat, pambansa. At ang panglima ay ang pampanitikan. Ito ang mga antas ng wika. So ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang balbal. Ang balbal na salita ay wikang ginagamit ng tao na halos likha-likha lamang at may kanya-kanya kahulugan gaya ng wika ng mga tambay at bakla. So, ang balbal na salita ay ito ay yung pangkaraniwang ginagamit. Ito ay tinatawag ding deformal na salita dahil ito ay mga salitang nabubuo lamang dahil kung ano yung uso, ayun ang ginagawa na salita ng mga tao at marami na rin nakikiuso. Gaya ng sa mga gay language din, mga lingwahe na bakla. Yan ay halimbawa ng mga balbal na salita. Ang halimbawa rin niya, yung nauso ngayon, di ba, yung Mobile Legend. So, sa Mobile Legend, di ba, ang daming nabubuong mga salita, gaya ng mga GG, mga madami pang salita ang nabubuo dahil kung ano yung naiisip ng tao ay ginagawa na nilang salita at marami na rin gumagamit nito. Ito ang balbal na salita. Ang halimbawa nito ay, pakibasa. Chicks. Or, dalagang bata pa. Orange. Or, 20 pesos. Pinoy. Or, Pilipino. Ermat o erpat, ito ay? Ina o ama. So, ito ang mga halimbawa ng balbal na salita. Marami pang halimbawa ang balbal na salita. So, ang iba pang halimbawa ng balbal na salita ay Lodi, Betmalu, Werpa. Di ba nauuso ito ngayon? Oo. Dahil maraming gumagamit ito. Ang susunod na tatalakayin natin ang antas ng wika ay ang? Kolokyal. So, ang kolokyal ay pang-araw-araw na salita. Maaaring may kagaspangan ng kaunti. Maaaring itong refinado ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isa, dalawa o higit pang titik sa salita. Ito ang kolokyal na antas ng wika ay isa ring deformal na salita. Dahil ito ay ginagamit ng sa pang-araw-araw din. At ang mga salita ay binabawasan ng letra. Kagaya nito, nasan. Di ba ang buong salita ng nasan ay ano? Nasaan. Nasaan ang paikli ito, kaya naging nasan. Nasan. Paano. Di ba ito ay? Paano. Paano, tama. Ang sa akin? Sa akin. O, tama. Kailan ay kailan. Meron ka bang dala? Meron ka bang dala is? May iba pa itong meaning. Meron. Di ba? Ang salitang meron ay? Mayroon. Ito ang halimbawa na kolokyal na mga salita. So, ngayon ay dadako tayo sa lalawiganin antas ng wika. Ito ang mga salitang karaniwang salitain o dialekto na mga katutubo sa lalawigan. So, ang mga lalawigan kagaya ng, ang mga sinasalita ng mga katutubo kagaya ng Cebuano, Hiligaynon, Tausog, Waray. Ito ang mga salita ng mga katutubo. Ngayon ay may mahalimbawa ko dito. Pakibasa. Aalis. Ito ay galing sa salitang? Tagalog. Tama. At? Mulakaw. Tama. Ito ay galing sa salitang Cebuano. Ang? Balaan. Ay ang salitang Ilonggo. Ito ay mga salitang ginagamit ng bawat katutubo. Ito ang mga halimbawa ng lalawiganing antas ng wika. At ang mga halimbawang ito ay nabibilang sa iba't ibang katutubo, sa iba't ibang pinagbulan. Ngayon,
ay pag-uusapan natin ang pambansa. Ito ang mga, salitang ginagamit sa mga aklat, babasahin at sirkulasyong pamadla. Ito ay kadalasang ginagamit sa aklat. Ito ay kadalasang ginagamit sa paaralan at sa pamahalaan. Ito ay pambansa. Ginagamit ng buong pamayanan. Ginagamit ng buong mamamayan ng isang bansa. Kaya ito ay tinawag na pambansa. Ngayon ay ang pampanitika naman ng ating pag-uusapan. So ano ang pampanitikan? Pakibasa. Ito ang may pinakamayamang uri. Ginagamit ang salita sa ibang kahulugan. Tama. Ito ay may mga kadalasang gumagamit ng idioma, tayutay, mga salitang may iba pang kahulugan sa kung ano ang ipinapakita dito. Ito ay may mga malalalim na kahulugan. Ginagamit nga ito ng mga manunulat, mga may akda, ginagamit ito ng mga ngayon na gumagawa ng mga tula. Sila ang kadalasang gumagamit ng mga pampanitikan ng mga salita. Ang halimbawa nga ay mabulaklak ang dila. Diba? Sa tingin nyo, diba may malalim pa itong mga kahulugan? Kagaya ng hindi lang kung ano ang ipinapakita nito sa panlabas, kundi may malalim pa itong kahulugan na nais iparating. Balat sibuyas. Tayngang kawali. Ang tayngang kawali ay nangangahulugang ano? Ang nagtatayngang kawali. Kawali ang ibig sabihin nito ay nagbingi-bingihan. Ito ang limang antas ng wika. So, ito ay gamit natin sa araw-araw. At kung may mga katanungan pa ay iisa ang kamay at sasagutin natin yon. Wala na? Wala na po. Kung ganon ay may gawain na akong ipapagawa sa inyo. Isulat ito sa inyong kwaderno. So, ito ang gawain ninyong gagawin ngayon. Isulat nito sa inyong kwaderno. Una ay, suriin ang mga salita at itala kung anong antas ng wika ito. Ito ang gagawin nyo. Ang susunod naman ay, magbigay ng dalawang halimbawa bawat antas ng wika. Kagay na, may limang antas ng wika. Ito ay ang pambansa, pampanitikan, lalawiganin, kulokyal, balbal. Tapos na kayo sa inyong gawain? Tapos na po. Ngayon ay dito na nagtatapos ang ating talakayan at petaktang aralin ako para sa inyo. Ito ay gumawa ng pananaliksik tungkol sa variety ng wika at magbigay ng dalawang halimbawa bawat variety ng wika. So ipasa ito sa susunod nating pagkikita. Isulat ito sa inyong kwaderno. Naintindihan? Yes, ma'am. Dito na nagtatapos ang ating aralin ngayon at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din po, ma'am. Paalam sa inyo. Paalam din po, ma'am.